Tingnan niya yung mga kababayan itong ugali ng mga officials ng European Union. Ah, nangingialam na naman po dito sa ating bansa. Hindi ko maintindihan din itong Rappler kung bakit binibigyan ito ng ano ng space sa kanilang sabagay. Tama din kasi yung pondo pala nitong Rappler galing sa outside world. Yun pala, kaya ganun sila na binibigyan ng importance. Sabi ko sa inyo, yung pinaglilingkuran po nitong media entity, hindi man po yung mga mamamayan Filipino kasi yung funder nila, outside world. Tingnan ninyo. Sinulat ni Pia Raniada, EU officials urge Marcos to address drug war abuses. Dilema or risk losing GSP plus perks. What? May banta? It's like a blackmail, mga kababayan. Pag hindi niya ninyo kami sinunod, bakit? Ano namin kayo? Ano namin kayo? Ang Pilipinas ba? Territory ninyo? Or still under your colonial power? Di ba matagal na kaming nakatalingka sa inyo? Hindi pa niya, Mr. Maravillas. Kaya nga nangingialam sila sa atin. Yan, dami nilang kasabwat dito sa Pilipinas na naglilingkod sa kanila mismo. Isa na dyan, si Damaso. Oo nga, ano? Si Damaso pala, ang central ano office ni Damaso, nasa Europe, sa Roma. Central government yung Roma. May sarili silang ano, may sarili silang bandila. May ambassador din dito. Papal nuncio, tama. O ito po, European Union officials are counting on the incoming administration of Ferdinand Marcos Jr. to address concerns over human rights. Sabi ko na sa inyo, ginagamit po nito mga agents ng One World Government, globalist, ang issue sa human rights. Kung bakit po naoso rito yung mga sigaw-sigaw ng human rights, sila po ang pasimuno niyan. Ang boss nitong mga nagsisigaw-sigaw rito na human rights, nandun po sa Europe. Yun ang agenda nila. Ginagamit nila po ito mga issue on human rights and etc., environment, climate change, para makapangialam sila sa ating bayan. Yun ang kanilang justification. Ayan, matagal ko na itong kinikwento sa inyo. And this time, nangingialam sila sa isang sovereign country. And to their minds, sila po ay may kapangyarihan over us. What? Ganon, mga kababayan, ang kanilang pag-iisip. The role of law. O bakit? Mayroon kaming sariling batas rito. Di ba? We have our Supreme Court. Anong pakialam ninyo? In a functioning court. We are not a failed state. Di ba? Para mangialam kayo, wala bang competent dito sa aming officials na mangangasiwa sa implementation ng aming mga national laws? Anong pakininyo? Pakialaman ninyo yung buhay ninyo diyan sa Europe, yung bansa ninyo rin. Pag kami ritong pakialaman ninyo, O ngayon, in blows to democracy that would be left behind by the Duterte administration. Alam niyo, mga kababayan, kung bakit magulo ang mundo? Because of the presence of people like this, officials of the European Union. Kaya nga galit si Putin, kasi pati yung territory niya, pinangingialaman. And that's the reason why there is war in Ukraine. Pinakialaman nila, the agents of this Antichrist
continent, yan dyan po kasi lilitaw yung Antikristo eh. Alam ba ninyo? That is prophesied in the Word of God. The former European, the former Roman Empire, the old Roman Empire is reviving it, and it is right now the European Union. From there will emerge the man of sin, as described in the Word of God, he is the Antichrist. Kaya tingnan ninyo ang pinupost nila na mga batas at agenda. Global, human rights, climate change. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. At sabi ko sa inyo, maging yung pera ng Amerika, di kayo nagtataka. In the $1 bill, nakasulat doon, Latin, Anoit Coeptis Novus or Novo Ordo Seclorum, announcing the birth, sa English, of the New World Order. Tingnan ninyo. Di man nila po ano, tinatago. Nakalagay mismo, nakasulat mismo doon. You see? Ang tawag dyan, mga kababayan, it is hidden in plain sight. Nakatago sa mismong harap mo mismo, nakalagay. Tinago niya sa harap mo mismo. Nakikita niya, nakikita natin araw-araw. Ganon katindi sila, mga kababayan. They again said the Philippines continued enjoyment of trade perks hangs in the balance. Pag hindi niya ininyo sinunod yun aming kagustuhan, yung mga perks na yon mawawala. Kita ninyo? Blackmail. During a European Union Parliament Human Rights Subcommittee meeting on Wednesday, June 15, EU lawmakers and officials expressed particular concern over the lack of transparency and accountability in Duterte's drug war, in the attacks on a free press and dissenting voices. Bakit kayo? Yung bansa ninyo may sariling problema. Alam nga nang walang diyang droga sa inyo. Cocaine. Dito sa amin, shabu. Kanya-kanya tayong bansa. At kanya-kanyang may problema. Bakit? Kinukulang pa ba kayo ng problema ninyo dyan sa sarili ninyong bansa para mangialam dito sa amin? We have our own responsible officials that will take care of our needs and our problems. This is none of your business, people there in Europe. This is none of your business. This is our country and we elected responsible officials. There's no need for you to sermon on us. Di ba? Wala kayong karapatan na sermonan kami rito. Bakit? Kayo na lang yung magagaling dyan sa Europe. At kami rito, kailangang turuan ninyo ng turuan ng kung ano yung gusto ninyo. Ito mga taong ito, mga assuming talaga eh. So, tingnan ninyo to. They likewise voiced concern about disinformation networks in the prolonged detention of the opposition figure, Senator Laila De Lima. We have our courts, functioning courts. And it is not the job of the incoming president to free De Lima as demanded by the opposition liberal, politicians here in our country who are allied to your allied to you people there in Europe, the parliament members of EU. That's the reason why, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kung anong sinabi ng opposition rito, ayun din ang sinasabi nila.
Iisa ang yung mukha nila, mga kababayan. Kaya itong mga nasa oposisyon dito, wala man pakisa kalagayan natin dito. Ang pinaglilingkuran nila po, hindi man yung mamamayang Filipino, pinaglilingkuran nila yung masters nila in Europe. Kailangan makilala natin sila ng maigi. Kaya yung sinabi po ni, ano, ni Enrile, nansabi niya, hindi pa tumitigil, dapat anya, yung National Security Advisor, kailangang isharpen yung kanilang intelligence, ano, information. Because some, ano, groups based in America and elsewhere, hindi lang po yan sa Amerika. Eh. In America po, konektado hanggang kung saan. And their partners here in our country, they have not stopped. The adversaries, mga kababayan, of the Marcoses have not stopped. Kaya siguro, mga kababayan, pinili ni Bongbong Marcos si Enrile bilang presidential chief legal counsel para lagi niyang kausap. Lalo't napakalawak yung network, mga kababayan, at malalim yung kaalaman with his experience in long years of service in the government, itong si Enrile. So tama lang po siya na kinuhang presidential, tawag dito, legal counsel po. You see? O, tingnan ninyo ito. If this concerns daw not meaningfully addressed by the Marcos government, European lawmakers want the revocation of the Philippines' trade pacts and market access under the generalized scheme of preferences plus. This intent was already formalized by the EU Parliament last February. And under the GSP Plus, the EU removes import duties from products from developing countries which are entering the EU market. Iyanap tayo kung lagi kayong may ganyang panakot. So, hanap tayo ng ibang market. Hindi lang naman gayon, ang lawak po ng Asya. Diba? Kayo, binablockmail ninyo si Putin. Ngayon, nilalabanan kayo ni Putin. Diba? So, napakalawak ng Asia, Africa. Pwede nating, kaya pumunta rito yung mga ambassadors. Doon kami magmamarket. Kaysa naman kayo, nandyan, laging may, ano, may kondisyon. Yung kondisyon ninyo, yung pangingialam dito sa amin, ayaan kayo. Ang tanong, tama ba yon? Kami rito po, the Asian nations, may nangialam man lang sa amin, sa trabaho ninyo dyan sa parlamento in Europe. Wala akong narinig. From the Philippines, from Malaysia, the Southeast Asian nations, even from China, wala kaming ano, kahit yung Russia, Japan, India, wala kaming narinig na itong mga bansa dito sa amin nangingialam sa kung anong kaso na nandyan sa Europe at diktahan kayo ng dapat gawin. Pero kayo, kung makadikta kayo, amo namin kayo. Are you our boss? Are you our master? Masters? You are not. Assuming lang kayo. You assume that you are our masters. You are not, and we will not allow it. Tsura nitong mga taong ito. The EU conveyed a message of urgency to the Filipino authorities to address all this. Tingnan ninyo kung makadikta.
issues in concern, and that is our key message to the new administration. What? Wag kaming pakisa inyo. Ayaw ninyo dito sa amin. Di, wag kayo pumunta rito. Hanap kami ng mga matitino na leaders ng mundo. Malawak pa naman ang mundo. Di lang kayo ang tao rito. And the progress of the world are now, you know, is now shifting from that part of the world to Asia. And we are a rich continent. And we are the largest. Huwag kayo. Kung kami ang magkaisa, iwan ko hindi kayo dyan magutom. Pwede kayo dyan magutom. Kami yung, yan Europe, kumukuha sa ng supply sa Russia. Di ba? Saan kayo kumukuha ng mga supply ninyo ng fuel? Di ba sa Russia? Kaya nga takot na takot kayo. Galit kayo ngayon na ginagamit ni Putin yung fuel as weapons of war. Di ba? Eh, kayo nagsimula niyan eh. Gusto ninyo, tira lang kayo ng tira, pero huwag kayo dapat na titirahin din. Yun ang mga ugali ninyo eh. Saan pa? Middle East. Middle East is part of Asia. Di ba? Kaya nga Middle East, gitnang silangan o silangan. Kami, Southeast, Far East, Middle East, Far East, Southeast, lahat, Asia. O kayo, saan kayo kumukuha? Di ba Middle East? Ang kasama namin yan, Middle East. Kasama ng Asia. So napakalaki ng Asia para takutin ninyo. Yung mga, kaya kayo laging nangingialam sa amin because of our rich, we are rich in natural resources. Yan ang dahilan yan. Di ba? Anyway, mga kababayan, yun man lang po ang ating topic ngayon. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.